Thank you, Kuya Mark. May tanong sila Lane Lopez. Sa pagpatay po ba, attorney, does number of wounds matter kung magiging mabigat ang kaso ng pagpatay? Oo nga, Kuya Mark. Yes. Kasi ang pag number of wounds, ang iba kasi ang homicide, iba ang murder. Pag overkill ng ginagawa mo, example, namatay ang isang tao, binaril mo dahil lasing lang kayo, nag-away kayo sa isang argumento, away kayo about politika, nagdebate kayo sa politika, nagkainitan kayo, kumuha ka ng baril, binaril mo yung kaibigan mo dahil lasing ka, homicide yun. Walang plano, walang overkill, but for example, sinaksak mo yung isang tao, hindi isang beses, 50 times. Sinaksak mo isang tao. Grabe, brutal. Ibig sabihin, overkill. Brutal naman masyado. That is already brutal na pagpatay. The way of killing, hindi lang sinaksak mo na 50 beses, sinunog mo pa ang bangkay. That is already homicide. That's already murder kasi overkill ang pagpatay ng tao. Yun ang pagkakaiba ng homicide from murder. Meron ding tinatawag yung Mark na double murder, double homicide. Paano yun? Double homicide. For example, dalawang tao pinatay mo, double homicide yun. Mm. O, ganun yan. Depende sa number ng biktima. Multiple murder, for example, isang pamilya, para massacre, multiple murder ang tawag doon. Mas mabigat na parusa. Mabigat na kaso. Kung may death penalty pa, death penalty yun. Pero kasi ngayon, walang death penalty, yung tinatawag na reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakabilang ko. Yes, ganun yan. Si Darlene, may tanong, follow-up question kayo, Mark. So, pwede pa rin po bang kasuhan ang taong involved sa impossible crime? Pwede kasuhan mo ng, example, yung sinasabi ko na natutulog si Juan. Natutulog, di ba? Binaril si Juan. Akala niya natulog si Juan. Pero bago niya nabaril, 3 hours before, inatake pala. So, dinimanda mo si yung pumatay ng, nung nagbaril ng murder. Kasi natutulog, pinatay. So, yun ang depensa ni accused. Paano mo ikulong or akusa, idimanda ang isang tao ng murder kung patay na ang biktima? Depensa na yun. Yun ang impossible crime is actually a defense. Depends ng isang akusado. Kung dinimanda ka ng murder, one of the evidence, sabihin mo, impossible crime. Bakit? Kasi nung binaril ko ang isang tao, patay na pala yun. Kasi inatake siya 3 hours before the commission of the supposed crime. So it's an impossible crime. Pwede maging depensa. Like for example, attempted murder kasi plano niya is lasunin ang isang tao, asukal pala ang nalagay. So, pwede maging depensa niya yun, that was an impossible crime. Yes, there was an intent to commit a crime, but there was no crime because of the inherent impossibility of the commission of the crime.